Charmy, i-share ko sa inyo na experience ko. Yung akala mo check-up lang, yun pala, manganganak ka na. Dahil nga kabuanan ko na, weekly na ang check-up ko. Pag ay inidok sa akin, sabi ba naman niya, for admitting na to, magpa-antigen ka na. Siyempre, ginawa ko naman agad. Tak-chap. Grabe, kinabahan talaga ako kasi hindi ko talaga expect. Wala akong dala kundi sarili ko lang. Sabi ko kay Doc, pwede bang bumalik na lang po maya-maya? Kukuha lang po ako ng gamit at saka pera. Hindi raw pwede, baka pumutok na raw yung aking pano bigla. At nagtatotoo nga, pumutok na nga ng 2 AM. Tak-chap. Manas naman si ate girl. Kabang-kaba talaga ako that time kasi nga, wala pa talaga sa isip ko. Alam ko kasi 21 pa yung due date ko. Pero andito na tayo eh. So go na. Bahala na si Batman. Taksyapo. Tapos 5 cm na pala ako niyan. Sobrang sakit na sakit na talaga ako. O diba? Gusto mo yarn ha? Ito nga pala yung room namin. Room 329 sa St. Therese. Tara, pasukin natin. Sa ngayon kasi solo room lang to at ito lang yung available. Hindi na rin available yung mga ward. Kaya ayun, no choice tayo dito. Kaya medyo maharli ka ang per night din. Nag-ipon nga pala namin to since day 1 na alam kong buntis ako. Kaya naman medyo nakapag-ready-ready kami kahit papano. So ayun, may fridge, tapos may closet, dalawa. At ito na rin ang kanilang comfort room. Bukod na pala yung shower room at saka yung kaihan. Taksya po, may Kenny. Eksaktong 3:31 ng madaling araw. Ito na nga pala ako. Sobrang hirap mga naklabor pa lang talagang iiyak ka na. So ayan, hindi pa sabihin pag-iri-iri dyan ha. At pag nakita mo yung anak mo, sobrang worth it talaga ng paghihirap mo. Kaya kayo, mahalin yung mga nanay nyo, asawa nyo kasi hindi biro mga anak. Habang nasa recovery room pala ako eh, nasukahan ko nga pala yung buho ko. Kaya ayan, pinapaalis ko lang sa kanya, sobrang baho. May hilo-hilo nga rin pala ako that time. Siguro sa anesthesia, kaya ganyan. Kaya naman wala akong ibang ginawa kundi matulog niyan. Kasi habang hinintay namin si baby, eh talagang excited na kami. Dito parang ganda mo. Ay, kasi naka-face mask. Pero merong konti problema, kulang daw sa oxygen si baby, kaya bumababa. Kaya naman pupuntahan namin siya sa may NICU. Bawal ang cellphone dito, kaya ako lang nakapasok kasi mami lang ang pwede. Kinabukasan na in-room na si baby, eto na siya. Thank you, Lord. At ayan, may bagong pautot. May parang card. Aksya po. Siyempre, may mga bisita. Este bisita. Yan na. At makita ang aking prinsesa. Si sister at saka si father dumating. Baby Chanel! Ginagawa ng aming baby. Bagets na katunog kali ang person. Ito naman si sis. Ginamit yung short ko. Kung nandito ako sa hospital. Aksya po. That time si baby naka-cup feeding kasi nga the problem pagkalabas niya. But now, she's totally fine. Taksya po. At eto nga, nililimliman ako. Este, yung pagpatuyo ba ng sugat? Nakalimutan ko na yung tawag. Basta yun na yun. 15 minutes nga lang ito pero parang bitin. Ang sarap kasi. Buka-buka lang ng very light. Taksya po. Sa bandang bintana pala, dun sumisikat ang araw. Kaya naman, nakapagpaaraw kami kahit papano. Itsura. Diyos ko, taksya po. May Kenny. Halika muna rito. Lalamugin muna kita. Magang maga pa rin yung mukha, pati ilong. Taksya po. At bago nga kami ma-discharge, nagpa-hearing test na nga din kami. So, yun, left and right, okay naman daw ang hearing ni baby. Certified marites ka na din, be. Taksya po. Bago nga pala ako umuwi, inaiin muna ako ni doktora. Taksya po. Siyempre, hindi ko na binidyuhan, diba? Masyadong madugo. Thank you, Lord. Discharge na po kami. So, ayun, simot lahat ng savings. Anak pa mo. Taksya po. Okay lang, ipon-ipon na lang ulit. Ganun. Ang importante, safe kami ni baby. Ayan, uwian na. Waiting na lang sa Grab. Kayo, anong kwentong mga anak nyo? Comment down below.